Okay. Meron tayong coin, guys, no. Meron ka bang ganito? Dapat meron ka na rin ganito, guys, na mga 2014 na frosted coins. Mag-a-update tayo at re-reviewin natin. Kikilatisin natin itong mga 2014 na frost coin. Ayan siya. So napakaganda ang coins nito at maganda ring isama sa ating mga koleksyon. At siyempre, karagdagan. Ayan, 2014 BSP. Okay, so what's up? Welcome back to my channel, Galimeo 9. Bago tayo magtuloy, paalala ko lang, mag-subscribe po kayo at i-on ang notification bell. Sa ganun, ma-update kayo kapag may bago tayong upload na video sa YouTube. Katulad nito, mga review, no, mga impormasyon. At disclaimer, ako po ay hindi expert, guys. Baguhan lamang sa pag-collect at nagbibigay po tayo mga impormasyon. At unahan ko na lang din kayo, guys, no, hindi po tayo bibili nito ngayon. At bibigay ko lang yung info about dito sa 2014 at huwag po niyong kalilimutang mag-join sa ating membership nang sa ganun eh ma-access ninyo yung aming personal na messenger, no. So ito 2014, no, at meron tayong mga iilang shoutout dito. Matagal-tagal po tayo hindi nakapag-shoutout. So shoutout po muna ito, ayan, nasa slideshow. Ayan sila, no, at syempre shoutout sa inyo at salamat, no. Ayan, unahin natin, guys, 2014 yung nasa unahan, yung pinaka-common dito sa 2014 na 1 peso BSP series coin. 16% ito yung bold letters na reverse 2 ang pinaka-common sa 2014. Ito yung karamihan na ating makukuha. Yung makukuha natin sa market, no, makukuha natin sa mga sukli. Ayan, 16% siya. At kahit na pa paano, maganda ang value dito sa about ng circulated. 32 pesos na eh. Ayan, 32.80. At saka pala, guys, pansinin nyo itong huling sinama natin si shoutout. No, sabi niya, ayan, nandyan yung kanyang comment. At sa last comment niya, sinabi niya kung hindi raw totoo yung ating mga content, ipapatulpo ko kayo. O, diba? Ano masasabi niyo, guys? Nung nabasa ko ito, sabi ko, aba, ang tagal naman. So, kung mapapanood mo ito, no, at ako ipapatulpo mo ba? Gawin mo na yan ng mabilis dahil once na ginawa mo yan, lalo mo lang bibigyan mo lang ng pagkakataon na siyempre mamimit natin si Idol Rappi, lalong sisikat yung ating channel. So kung ipapatulpo mo ako, abay, ganda yan. At makikita ko na personal si Idol Tulpo at biglang sisikat tayo niyan, siyempre, diba? So gawin mo ng mabilis. At siyempre shout out sa iyo, no, Jerry, ayan. So tuloy-tuloy tayo, guys, no. How I wish ma-invite tayo doon, no, dahil sa kanya. Tama-tama 'yan. Ayan, so yung sumunod 2014 na 5%. Guys, bold letters din siya. Reverse 3, medyo mababa lang ng bahagya ito eh. 5%. Yung ganyan kasi mga 5% na 'yan na hindi naman siya masasabing semi, no. Meron pa rin 'yan, talagang makakita pa rin kayo ng mga 2014 na reverse 3. Ayan siya. At sa very fine condition, 5 piso. Sabi na natin, 6 pesos ang kanyang palitan dito sa endatimista.com. Ayan. Tapos, yung ating frosted na sinasabi, guys, meron po tayo mga hawak nito, no? Ayan siya, 2014. AM number nandyan. Bold letters din siya, pero reverse 3. Itong 2014 na ito, pros. Ayan siya. Reverse 3 pros, 1.0%. Walang value rito, guys, no? Ibig sabihin kasi niyan, ang baba ng ano nito. Frequency, yung vintage niya, mababa yan. At masasabing, kapag ganyan, alam nyo na yan, di ba? Kung mga pamilya na kayo dito, yung sinasabi natin palagi, kapag rare yan, or semi-hard to find yan, or hard to find yan, sa labas yan. At pag nagkaroon din ang value yan dito sa endatimista.com, magiging maganda ang value niyan. Yung ganyang mga mabababang vintage, at kung pag-uusapan naman natin ang palitan dito sa labas, may narinig na ako na collector na bumibili ng mga frosted 2014, 2015, parang nasa ano lang 20 pesos pa. So medyo mababa pa.
Di ba? Iba niya baka sa 50 pesos kapag uncirculated yung inyong frost. At syempre hindi magtatagal, tataas ang mga value nito mga frosted coin na ito at pwede na rin i-listing sa eBay. Pwede na rin sa Lazada, ayan, no. Pwede kayo mag-listing doon guys at aaralin po ninyo kung paano mag-sign up lang kayo para makapag-listing kayo sa eBay kung gusto niyo po talagang magbenta ng mga coins, no, nakagaya ito. Kunin natin. At may init-init siya, hinawakan ko, no. Kaya unang ito to. Ayan, no. So, kunin pa ba natin, no? Eh, joke-joke lang. So, ito. 2014. Ayan ang kanyang appearance, guys. At lalo-lalo na yung mga bago, siyempre, nalilito sila. Ano ba yung frost na yan? Ano ba itsura ng frosted ng mga piso? Ito na yun guys, no, 2014. At meron din neto sa 2015. Meron din sa 2013. Yung 2013, wala pa akong frost nun eh. At guys, no, ayun siya. Pero meron akong 2013, yung pinaka-rare na 1 piso para sa akin. At re-reviewin ulit natin yun. Malalaman yun. At sa reverse na itong 2014 post na ito, ganyan ang kanyang appearance, no? Large script siya. Malalaki yung lettering niya. Yung cogwheel, malalabad, mataas ang mga ipin, no? With the sun, with narrow rays. Yung sikat ng araw dyan ay, ano siya, mahahaba. Ayan, so dalawa yung ating 2014. At kuha tayong example dito na hindi pros, ayan, 2015. Kapag maganda ang condition nito mga BSP series, kung ganyan ang itsura niya guys, no? Shiny, glossy. Hindi ito pros ha. Para lang mayroon tayong comparison. Kasi may mga bago tayong nanonood na hindi nila alam eh kung ano yung pros. So ito na yon at ipamiliar nyo lang. Laki ng pagkakaiba niya. Mapapansin nyo agad yan guys. Hindi kailangan magaling kayo kumilatis kapag pros ang inyong mahahawakan. Ayan, oh. Magkaiba yung kanilang pagkinang. Ito mga pros, yung parang literal na pros siya, na freezer, no, di ba? Ganun yung itsura nun eh. Malamig tignan. At yung kanyang pagsashine ay umiikot sa buong kabuuan ng barya. Ayan. Ganun din sa reverse. Ayan siya guys. Mapapansin nyo agad yan eh. Ibang-iba siya. Parang yellowish. Misan itong mga pros parang may pagka-yellowish ang ano eh, kulay. Isang naman mga puti, no? Depende siguro. Pero, pros pa rin yan. Ngayon, close-up natin. Large script siya. Pati, palatandaan dyan yung hair details ni Jose Rizal ay mapino. Extra fine hair details. Ganyan ang mga pros. Alright guys, ayun na po. No? So, huwag kakalimutan mag-subscribe at i-on ang bell para updated at mag-join sa ating membership. Guys, so, God bless you all po. Out na muna tayo.